sa inyong lahat at welcome back po dito sa channel natin. Ako po si Buddy Proy. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay may sender po tayo. Sabi ng nag-comment doon sa baba na Sir Buddy Proy, gumawa ka kaya sir ng extension outlet na may switch? So yun ang naisipan ko dahil hindi naman magasto dahil yung mga recycle natin na gamit na material dito sa channel natin, yun ang ginagamit ko. So ang topic po natin ngayon ay homemade extension outlet with switch and pilot light. So ibig sabihin po yung extension outlet natin may switch at saka may indicator na pilot light para makita po na may live supply na pumasok sa extension outlet. So ngayon, yun ang pinili ko dahil hindi naman magasto ang paggagawa nun eh. So, isaan po natin ang pag-install ng extension outlet na may switch at pilot light. Ito po, nakahanap po ako ng utility box. Ito po ang gagamitin natin sa pag-install ng extension outlet na may switch. Tingnan niyo po yung utility box. May butas po siya dito at saka may butas rin siya dito. Ang gagawin po natin dito, lalagyan po natin ng indicator pilot light yung extension output natin. Dito natin ilagay. Tapos dito yung butas isa doon. Dito dadaan ang wire natin na gagamitin natin. So, yung sa doon sa makikita mo na screw, ito po ang screw dito na para sa takip. Tapos yung wire na gagamitin natin ay ito po yung wire na gagamitin natin. Ito. Ang wire natin ay number 16. Number 16 po ito. Tsaka may rated po siya dito nakalagay. So tingnan mo, mayroon po siyang nakalagay dito na 1.25 mm². So number 16 po siya ito. So ito pong number 16, kadalasan ginagamit po sa extension outlet. Saka yung isang wire na sinasabi ko pang heavy duty, ito po yung heavy duty na wire. Medyo may kalakihan po ang wire. Number 14 po ito. Tingnan yung kaibahan sa kalaki sa wire. Number 14, saka ang rate niya sa mm², abot siya sa 2.0 mm². So ito pang heavy. I-be-use to sa extension outlet kung gusto nyong gamitin. Pero kadalasan ginagamit ito po yung number 16 na wire. Tapos yung mil plug natin ang gagamitin. Ito po yung mil plug natin. Tsaka may rate po dyan. Magkikita natin yung rate na 10 ampere. Ang iba 15 ampere. Ito, makikita ko ito. 10 ampere lang itong available ko. Sa ganito na malaki naman na wire, hindi nyo basta tingnan nyo ang butas. Hindi siya basta mailagay dahil sa kalagyan ng wire. Ang gagamitin nyo ng mil plug po, ganitong klase na mil plug ang gagamitin mo. Ito. Pwede mo siyang ipasok ganyan. Ito po. Tsaka, kung titingnan mo yung mil plug, prong po siya. May lalagyan po siya na ground. Pero kung gusto nyo, hindi nyo gamitin ito, pwede nyo pong tanggalin. So, pakita ko na lang. So, buksan mo dito. Tapos, yan. Ito, line 1 at saka line 2. Ito para sa ground po ito. Pero kung gusto nyo, hindi nyo gamitin ito, kung wala kayong prong, o para masaksak po sa mga outlet na ganito, pwede nyo tanggalin ito. Dito mo lang tanggalin yung screw dito. Pag matanggal yan, pwede mo nang gamitin sa line 1 at line 2 na walang prong. Pero kung may prong outlet na isaksak, so pwede ito magamit ito sa ground. Pero ang gagamitin natin, ito po, yun ang kadalasan sa number 16 na dito natin ilagay. Tapos, ang gagamitin natin ito, may pilot light tayo. So, ang pilot light,
Para naman po, may indicator po tayo habang sineswitch po natin yung extension out din natin, iilaw po dito. So, ibig sabihin dun, pag umilaw to, yung outlet doon, dito na nilagay natin outlet, live na yun. So, ilagay po natin ito. So, 220 volts po ito na pilot light. So, ilagay na natin. So, ito yung utility box. Tapos, may butas po siya dito. Ilagay natin. Ayan. Ayan. Ayan, may light indicator tayo sa outlet na extension outlet. Tapos, ilagay natin yung lock. Ilagay natin yung lock dito. Ayan, may lighting indicator tayo para sa outlet. So, tanggalin na natin itong para sa takip sa screw natin. Tanggalin na natin. Tapos, ang gagawin natin, ilalagay po natin yung wire natin dito. Wire. So, ito po ilagay natin dito. Ayan. Tapos, lagyan natin yung wire. Ayan. So, ang gagawin pa natin dito para hindi ito basta mahibla kung tatakin yung wire para may protection dito sa loob. Ang gagawin ko nyo dito, bigyan nyo na lang ng loop ng wire para hindi siya mag-regula. So, ito po yun. Ayan. So, tasa natin ito. Atakin natin. Ayan. So, purpose natin ito para hindi kumbitarin ito. So, hindi siya basta matanggal. Ganyan. Safe po siya. Ito naman dito yung ilagay natin na sa linya natin sa output natin. So, yan. So, ang gagamitin po natin yung surface of plus type na outlet po ang gagamitin natin. Ito po, plus type. So, ilagay natin. Yan. Tugang ang gagamitin natin dahil yung isang butas dito para yun sa switch na ilagay natin. So, ito po yung switch natin. Ito natin ilagay. Ito po ang gagamitin natin. So, to tugang lang po ang gagamitin natin. So, yung switch dito, baliktad yung switch. So, baliktarin muna natin. So, ano ba magtanggal nito? Ganito dito. Ayan. Pabalikta rin natin para mapatron yung switch. Pasok na. Ayan. Oh. So, para dito ang switch on saka off dito. So, may nakikita kayong indicator dyan. So, yan ang on. Ito na po ngayon ang mangyayari. So, ang gagawin po natin dito, ito yung line 1 natin, ito naman yung line 2. Kung hindi tayo gagamit ng switch, so diretso na lang tayo dito sa line 1 at saka sa line 2. Sa jumper tapos dito, jumper dito. So, okay na. Pero dahil nilagyan po natin ng switch, ito yung line 1 natin, ito yung line 2 natin. Tapos yung line 2, switch ito, tatakbo dito, mag-jumper tayo dyan para yung line 2 na. So yung line 2, dadaan sa switch. So, mag-wiring po tayo. Dito ang line 1, dito ang line 2, saka jumper tayo dito. So, dito po ang wire na gagamitin natin ito. So, ganyan. So, mapping natin dito.
ang gagawin po natin dito, medyo mahirap po isaksak ito dahil stranded po dito sa lineman natin at line to. Ang gagawin po natin dito, gagamit po tayo ng soldering iron o soldering gun. Ito po, gagamit po tayo para makakapit po siya ng maayos dito. Maglagay po tayo ng elite dito. I-soldering iron po natin to para makapasok po siya ng maayos dito po sa switch na outfit natin. Switch sa kasal. Lagyan natin to. So may outfit dito. Gamitin natin. So ito po yung soldering gun ko. Yung soldering gun ko rin. Minamodified ko. Tingnan mo ito. So may switch ako. Nilagyan ko ng switch yung soldering iron ko. So on natin. Yan, on na. Dahil pag wala po siyang switch, nag-start po ito kasi itong soldering iron ko ng 30 watts. Kapag pinupos ko ng parang barilin ko dito, mag-70 watts po siya. So para hindi madaling madamis po ang soldering iron ko na 30 watts, ang ginawa ko, nilagyan ko po dito ng switch para hindi siya madaling masira. Kasi pag 30 watts, pag hindi mo kinabit kasi ito, may 30 watts na papasok dito. Kaya kung mapabayaan mo ng matagal ang soldering iron, madali po siyang masira. So kaya ang ginawa ko, minamodified ko, gumawa po ako ng switch dito. So yan, i-hook natin itong gamit ko. Ito. Pero pag kinabit ko ito, 70 watts po ang heating na lalabas sa watts na gagamitin niya. So medyo may malakas na init po ito. So sa soldering iron, dapat linisin mo yung needle doon para madaling po matanggal yung marumi at madaling kumapit yung soldering iron na ito. So linisin natin. Dito ang ilagay. Ito yung wire. So bago, paghintay po tayo ng minute po sa ito, lalagyan natin ng nail plug yung dulo ng extension outfit natin. So dito. So gawin natin. So saan natin ito? Palata natin ito. So buksan natin. Yan. Pero may kasama pa siya. Screw. So dito yan sa para mahigpit pakalagay yung wire natin. So buksan natin. Ang gagawin natin, malata natin ito at ilagay natin dito. Yan. Tapos tayo. So yung may plastic na nilagay, yun ang lock dito para hindi basta magta. So buksan natin. Buksan. Dito natin ilagay. Ayan. Tapos dito. Ayan, tapos. Ipan natin. Tapos ito natin. Okay. So, tapos na po itong lang natin. So balik tayo dito dahil i-init na yung soldering iron natin. So gagawin natin ito. So ito yung outfit natin. Ganyan. Tapos nakaganyan siya. So ang gagawin natin lang, tap tayo dito. Pasaka ito yung line 1 at dito na yung line 2 natin. So ang gagawin natin, yung isang wire natin dito sa pilot light natin dito, isama na natin dito para yun ang maging dikit natin. Ayan, palata natin. Isama natin dito.
tama na natin din. Ito yung menu natin. So, magsundering ayon tayo. Sundering ayon. Pag-lid natin. Open na natin. Okay. So, isaksak natin dito sa line 1 natin. So, ito. Yan ang line 1 natin. So, yan line 1. Tapos, ito sa line 2 natin ilagay. So, itong wire na ito. Line 1, line 2. Tapos, jumper tayo dito. Tuloy natin yung tuloy dito. Okay. Saksak natin dito. Dito. Ayan. Line 1, line 2. Ito yung line 2 natin. Mag-jumper po tayo doon. So, pero yung jumper natin, ito yung jumper na ilalagay natin. Isama na natin itong isang linya ng pilot light natin. Ito. Para ito magsilbi natin indicator sa line 1 at saka line 2. Kaya pag inoon po itong switch na ito, ilaw po yung pilot light natin. So isama na natin dito. So ito po yung jumper. Ilagay natin dito at saka dito. Itong line 1, line 2, jumper natin dito. Yun ang main ito na line. So gawin natin. I-jumper po natin natin to, tapos ilagay na natin yung line 1 at saka line 2 natin dito. So balak mo yung wire. Tapos isaksak natin dito. Ito natin ilagay sa line 2 natin. Ayan. So, ito na po. Yung line 1 at saka line 2. So, mag-jumper po tayo dito at saka dito para masupplyan po yung isang outlet natin. So, jumper tayo ng well. So, ito po yung jumper natin. Dito natin ilagay at saka dito. Yan, tapos dito natin mag-jumper ng isa. So, jumper natin ng isa. Dito natin ilagay. Dito, at saka dito. So, ito na, tapos na po tayo dito. Line 1, line 2, saka jumper doon sa line 2. So, itakip na po natin ito. Tagalin muna natin ito. So, gawin natin. Takip na natin. Yung wire. Ayan. Ayan. So, tapos sinescrew. Tanggalin takip. Sinescrew natin dito. So, lagyan natin ng takip. Ito yung takip natin. Lagyan natin. So, ito ang ating yan, may indicator po tayo ngayon. Nag-testing po tayo. So, ang gagawin natin, gagamit po tayo ng multi-testing. So, ito po yung multi-testing natin. So, setting mo sa time steam resistance ang tester natin. Ayan. Ayan. So, adjust natin yung adjust. Upisahan natin mag-testing. So, dito, tapos dito. So, ibig sabihin niya, hindi gumagalaw
walang continuity, wala pong short circuit sa extension outlet natin. Para ma-complete na lang ang circuit natin, switch natin yung switch natin sa outlet. So, oh, wala. So, safety po tayo na hindi po short circuit. Kapag gumanyan, no, ginamit ko natin sa ganyan, tapos nag-reading ko siya ng ganyan, ibig sabihin, may short circuit. So, ngayon, hindi naman siya gumalaw, ganun. So, safety po tayo na walang short circuit na mangyayari. So, itestingan natin. Testing tayo. Ang gagawin natin, i-off muna natin ito. Tapos, may output pa dito. Saksak natin. So, tingnan natin kung mag-indicate ba yung lighting, switch natin. Mag-indicate ba yun? Yan. So, umilaw po yung indicator natin. Ibig sabihin nito, may voltage na ito ngayon na 220. So, tingnan natin sa... So, tester tayo. Tingnan natin kung may 220. So, setting na naman natin dito sa 220 volts. 220 volts dyan, setting. Tapos yung dalawang needle, ilagyan natin dito. So, setting dito sa 250 volts. So, ilagyan mo dito at saka dito. So, meron po siya sa ito, 230. So, okay po siya. So, makita mo po ang indicator natin dyan. So, i-off natin. Okay, on. Gagamit tayo ng 5D2. May plug-in lab ako ito. Bukan natin yung plug-in lab. So, plug-in lab. So, off natin. So, ilagay natin yung plug-in lab natin dito. So, i-switch natin. Ayan, off natin. So, ito sa kabila naman. Okay, switch natin. Okay, yung light naman. So, off. So, ito po. Kaya po, ito po. Tapos na po yung extension outlet with switch and indicator light natin. Ito po yun. So, bago po ako magpaalam sa inyo, mayroon pa rin po magpa-shoutout sa channel natin. So, shoutout natin po sila. So, ito yung kuligo ko na notebook. So, shoutout natin. So, i-shoutout natin si Sir Jaime Bachica from Saudi. Sir, kung ngayon yung para, nandyan pala kayo sa Saudi. Kunting ingat po kayo dyan, Sir Jaime. Saka shoutout natin si Sir Jamil Tago from Tagum City. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Jamil. Saka si shoutout natin si Sir Pluro Samblisino from Kabadbaran City, Agusan del Norte. So, Bisaya ni. May adlaw ni mo din na, Sir. Sir Pluro. Saka shoutout natin si Sir Christopher Carias. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Christopher. Saka Matud Padilla, idol, pa-shoutout sa akong mga kaubang electrician, si Sir Glenn Lusada, kay Boy Boy, o sa among contractor, electrical engineer, si Sir Buit Miranda, from Pampanga Street, Caloocan City. Uy, shoutout nyo din na, Sir, sa mga electrician. Magandang araw po sa inyo dyan. Saka shoutout rin natin si Sir Sirwin Purisima. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Sirwin. Saka shoutout pa rin natin si Papians Patisoy. Gikan sa Ming Lanila, Cebu. Uy, bisaya ni siya. So mayang adlaw ni mo din na, Sir Papians. Saka shoutout natin si Sir Daniel Manalang. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Daniel.
Saka shoutout natin si Sir Inanriso Fernandez. Isa iyang mga kauban, uy, usap ko rin, isa sa iyang mga kauban sa Iligan City ng mga trupang electrician. So, trupang electrician sa John Fernandez. Uy, magandang araw. May andaw ninyo. Dinha sa Iligan. Uy, basin si Iligan data niya, mga brad. Saka shout out natin si Sir Saldi Mabilangan. Magandang araw sa iyo dyan, Sir Saldi. Saka shout out natin dito si Sir Yusil Bernas TV. Isa po siyang electrician vlogger. Mahilig po siya sa mga contactor. Pagka gusto niyong pumunta sa channel niya, si Sir Yusil Bernas TV. Magandang araw dyan sa iyo, sir. Saka shoutout rin natin si Sir Larry Suba. Sir Larry Suba sa NASA Qatar, Pampanga. Uy, layo niyo, sir. Kuntingin natin dyan sa Qatar, sir. Sir Larry Suba. Saka shoutout rin natin si Sir Fusilito Musa from Cavite and abroad. So, uy, nasa gawas niya siya. So, shoutout natin ang kanyang family, Family Musa. So, magandang araw dyan sa iyo, Sir Jose Lito. Ayan po, tapos po tayo sa shoutout natin. Saka huwag niyo pong kalimutan po mag-like at saka mag-share para marami po matuto. Saka huwag niyo na rin kalimutan po doon sa mag-comment po kayo. So, ano yung nangyari sa ating station natin. At saka huwag niyo pong kalimutan po mag-subscribe para lagi po kayong makatulong. At saka maraming salamat po sa palaging pagsubaybay at sa papanunod po sa channel natin ito. At saka kunting ingat pa rin po tayo. Kunting ingat po. Alam niyo naman ang sitwasyon natin ngayon. Kunting ingat at maraming salamat. Thank you.